Beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C tapos kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Wednesday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre gusto kong batiin ng happy birthday si Tatsana Sinu. So yun, birthday niya today. So yun, kaya naman, happy naman ako. Kasi syempre, thanks God. At dahil malusog at walang anumang karamdaman ang aking hubby. Charot, so yun. So happy birthday. So eto na, syempre marami tayong chika ngayon na talaga namang hinanda ko ng bonggang-bongga para sa inyo. And then gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng makamamasam dyan na talaga naman walang tigil ang support at pagmamahal na ibinibigay ninyo araw-araw. So maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya guys, simulan na natin ang ating mga pasabog na chika. So yon. So syempre para sa una natin chika, Mama Sam, bakit ang Thailand lagi silang kabog pagdating sa national costume pero hindi naman sila nananalo? So yon, sa Miss Universe, diba? Nakita naman natin, lalo na noon last year, talagang palaban din talaga yung national costume ni Antonia. Pero hindi siya nagwagi dahil kinabog siya syempre ni Miss Philippines noong pa-aeroplano, diba? So yun, so maraming naloka doon yung kay Michelle D, yung pa-aeroplano ni Michelle D. At nawindang tayo kasi biglang, wow, winner! Yung iba, ang lalaki ng mga national costume, kabog-kabog, tapos kinabog lang ni Michelle D yung national costume nilang lahat, o, diba? So ako para sa akin, syempre, with culture kasi yung ino-offer kasi ng Thailand sa kanilang national costume. Talagang nandoon yung nakadikit yun sa kultura nila. At inire-represent nila kung ano yung gusto nilang maisip nilang national costume. But para sa akin, magaganda yung mga national costume na ipinapakita nila dito sa Miss Universe at hindi lang sa Miss Universe, sa lahat ng pageant. Kaya lang, ayun nga, ligwak pa din sila, charot. So, yan. Anyway, so ngayon taon na to, talagang pinaghahandaan din nila yung kanilang national costume. For sure, maliligwak na naman din. Charot! Dati naalala ko, sunod-sunod din yung pagkakapanalo nila ng best national costume. Pero hanggang dun na lang. Tapos hindi na pumasok sa semifinals. Kaya nga ang swerte natin eh. Kasi nanalo tayong best national costume. Pero nakarating pa rin tayo sa top 10 ng Miss Universe. Kasi yung iba kadalasan, wak talaga, hindi na sila nakakalusot. Diba? So yon, naalala ninyo, lagi tayong Miss Photogenic noon, tapos hindi tayo pumapasok sa semifinals. Diba nakakaloka? Miss Photogenic lang ang award. Charot! So yon. At ito ang sumunod na chika. Mama sa Miss Puerto Rico, bakit hirap sila kumuha ng corona dito sa Miss Universe? Kasi nasosobrahan sila sa ganda. Charot! So yun. Oo nga no, napansin ko din, mga palaban din ng mga panbato ng Puerto Rico dito sa Miss Universe. Lalo na yung batch ni Catriona Gray, talagang laban na laban yun. Tapos si ano, yung si kalaban ni Susu Viniton, sino naging first runner-up, si Madison. Ay, iba din yun. Talagang panalo din ang eksena nun. Pero hindi rin nakakuha ng corona. At kahit itong mga pinapadala nila ng mga nakaraan, talagang mga puro palaban at kabugera. Pero hirap pa rin talaga makatungtong hanggang top 5. Diba? Oo nga, napansin ko nga ang Puerto Rico. Magaganda nga yung mga kandidata nila, palaban. Pero hanggang doon lang. Last year, nakaabot sila sa top 5. Pero hindi na sila nakatungtong ng top 3. Kaya sabi ko nga, ang hirap din ng talaga ng pinagdadaanan ng Puerto Rico. Pero, syempre, naniniwala pa rin ako na kakabog pa rin ang kanilang pambato. Lalo na yung pambato nila ngayong taon na to, na my gosh, nakakaloka, sobrang sexy, at
may pagkakahawig kay Dayanara Torres, no? Kung titignan mo, talagang sabi ko, oh my God, talagang pinaghahandaan pa rin ng Puerto Rico yung laban talaga nila sa Miss Universe. They are trying na maging diverse yung kanilang mga kandidata at magbigay sila ng iba't ibang klase talaga ng mukha dito sa Miss Universe. And good luck kay Miss Puerto Rico ngayong taon na to. Feeling ko kakabog din na naman to. But hindi ko lang alam, hindi pa rin siya mananalo. Yun yung pagkakaalam ko. Charot! So yun, good luck, diba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Anita Rose Gomez. Sasama kaya sa Miss Grand Philippines? To be honest, marami ako naririnig na isa to sa mga nagpaplanong ang sumali dito sa Miss Grand Philippines. Hindi rin naman ako magtataka kung bigla yan nandiyo dyan. Kasi alam din naman natin na si Anita ay tinatry din niya yung best niya. Naloka nga ako kasi kung sasali siya ngayon, tapos sasali si CJ Apiasa, kabugan, charot, so yan. Why not? Bakit hindi? Maliit ang bewang niya. Malay mo, magustuhan siya ni Mr. Nawal. At parang feeling ko, kung beauty naman, ay talagang may beauty naman to si Anita. Kung kabug naman, kabugera naman. Ex-senadora, di ba? Andit pa ng bewang. So, saan ka pa? So, yun. So, tingnan natin kung plano niya sumali at tingnan natin kung makikita natin siya dito sa Miss Grand Philippines sa 29. Di ba? Ayaw ni Christine Ann Perez yan. So, yun. So, good luck, good luck. So, pag hindi siya pumasok dyan, eh, try niya binibining Pilipinas. Di ba, Ate Christine? Gusto mo ba yun? So, baka maloka si Ate Christine sa kanya. Kung isasali mo siya sa binibining Pilipinas. Naliguwak nga to sa Miss Earth, eh, di ba? So, yon. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Earth Beauty. Tingin mo, Mama Sam, pwede siyang sumali sa Miss Universe? Oo naman, Diyos ko, bata pa to eh. So, after ng rating niya, maghintay lang siya ng mga 3 taon. Ay, nako, Carrie, di ba? So, yon. Ang ganda-ganda niya, alam mo yun, ang Diyosa-Diyosa nang dating, wala siyang anggulo na pangit. Halos magkamukha kaming dalawa, di ba? Diyos ko, nakakaloka, tumbling talaga ako doon sa beauty niya. At parang feeling ko, Diyos ko, pag ganito ako kaganda, ay nako, ang daming lalaki, charot, so yun. So nakakaloka, natutuwa ako sa kanya, ito kay Miss Earth. Actually, jackpot dito si Miss Earth eh, kasi Diyos ko, Diyosang-Diyosa yung dating, saka kumikinang talaga yung beauty niya. So, wala nung kinoronahan siya hanggang ngayon. Wala akong nakitang pangit na angulo sa babaeng to. Ang lakas-lakas maka-Diyosa, di ba? So, napansin nyo ba yon? Ate Christine, napansin mo ba ang ganda ni Miss Earth? Di ba magkahawig lang kami? Charot, so yon. So, in fairness, alam mo, pang Miss Universe, pwede to. At alam mo, kung sumali to ng Miss Universe, oh my gosh, pipiliin to ni Kun Ann for sure. Ang ganda-ganda-ganda. Ang perfect ng bawat angulo. Kahit na sa Miss Grand eh, parang feeling ko kaya niya rin manalo doon. Kasi ba naman, sa beauty ba naman na meron siya? Diyos ko, saan ka pa? So, yun. Speaking of Miss Grand, ano daw ang masasabi natin sa beauty ni Miss Grand USA? Uy, to be honest ha, ang ganda ng pambato nila dito sa Miss Grand. Kung yung nakaraan taon, nakapalo sila hanggang top 5 ba yun o top 10? Ngayon, feeling ko, another beauty queen na naman to na makakarating sa top 5. Kasi sobrang ganda. Alam mo yung black beauty, pero yung pagka-black beauty niya, my gosh, Diyosa. So yun, so gusto ko yung beauty niya. At naniniwala ako na mamimaintain na naman ng Miss USA ang pagkakapasok nila dito sa Miss Grand. So abangan din natin kung caliber na ba to. At parang feeling ko, oh my God, nakakaloka yung beauty na meron siya. As in talagang sumasabog at windang naman ako. At speaking of pasabog, Mama Sam, Southeast Asia beauty dito sa Miss International Queens. Sino sa tingin mo ang pinakamaganda at pwedeng pumasok sa top 5? Diyos ko, tinatanong pa ba yan? Si Philippines. Charot, so yan. So ako para sa akin, yung beauty ni
Vietnam, isa to sa mga talagang masasabi natin na maganda. So, very charming yung beauty niya. And then, of course, si Thailand. So, magpapahuli po ba ang Thailand? Diyos ko. And then, si Indonesia. Maganda din si Indonesia. Iba din yung beauty na ino-offer niya. At in fairness naman sa pambato natin, sobrang ganda ni Sophia Nicole. So, parang pili ko si Sophia Nicole, papalo to hanggang top 5. Hindi ko lang alam kung magta-title ha, pero nasisiguro ko na yung beauty na meron ito si Sophia Nicole, pwede itong mag-top 5, pwede din corona. Kasi sobrang anjosa talaga ng dating, di ba? So yun, so ilan-ilan din lang naman yung mga magaganda. Pero isa sa mga napansin kong maganda, si Miss USA. Ang ganda talaga niya. At parang feeling ko kakabog to si Miss USA. Possible na USA ang mag-uwi ng corona ngayon. But malakas pa din ang laban ni Indonesia kasi si Indonesia, Diyos ko, ang ganda ng beauty. Plus nandiyan dyan din syempre si Vietnam, maganda din si Vietnam, si Thailand and Philippines. Pero sabi ko nga sa apat na binanggit natin dito sa Southeast Asia, si Philippines ang nakikita ko na talagang kabog talaga yung beauty. Bias lang tayo, di ba? So yan, hindi totoo. Kayo ba, hindi ba kayo nagagandahan kay Miss Philippines? Ang ganda kaya niya. Sabi ko nga parang, ay, kaya nito mag top 5 talaga dito sa Miss, ano, sa Miss International Queen. So in fairness, kahit isabay mo pa dyan si Indonesia. Charot, so yan. And then, speaking of kagandahan, Mama Sam, Miss Universe Thailand, malakas ba sa corona? To be honest, ako para sa akin, si Miss Universe Thailand, ang parang nakikita ko pagdating sa Asia na isa sa mga pinakamalakas na kandidata, parang feeling ko mas malakas pa siya kaysa kay Miss Philippines. Kasi iba yung dating niya ngayon, sobrang kumakabog at ewan ko lang ha, so maaring bigla tong magbago pagdating sa Miss Universe. Pero ngayon ang tingin ko kay Thailand, talagang time na nila. So, alam mo yun, nangangamoy corona na sila dito sa Miss Universe. So, galingan lang siguro talaga ni Oppo ang bawat aspeto na lalabasan niya. Ako may tiwala naman ako kasi parang she's ready. Tapos parang eto na yon. Parang siya na yung hinihintay talaga ng Thailand na parang makakuha ng corona sa Miss Universe. Actually, malakas yung laban niya eh. Kung si Antonia Porcelle noon, lumakas talaga si Antonia Porcelle because sa pangalan ni Antonia Porcelle. Pero, etong si Oppo, parang malakas talaga yung presensya, malakas yung dating, at ramdam mo na nangangamoy corona siya. Sabi ko nga, depende na lang yan sa ipapakita nilang eksena sa Miss Universe. Kasi nakikita mo, prepared eh, lumalabas talagang lahat ng bawat labas niya ang diyosa. So doon pa lang, mararamdaman mo ay kakabog to sa Miss Universe. So yon. So abangan natin kung ano ang mga eksena kasi pwede din naman siya masapawan ng ibang country, lalo na yung mga Latinas. Alam naman natin na hindi rin nagpapakabog, di ba? So tignan natin. But for now, yung beauty niya amoy corona na, di ba? So yon. At para naman sa sumunod na chika, syempre at Atisa Manalo, nangangamoy corona din sa Miss Cosmo. Ay oo naman, totoo naman yan. So kung ang Thailand nangangamoy corona sa Miss Universe, tayo naman nangangamoy corona dito sa Miss Cosmo. Yung alam mo yun, yung mga beauty neto, si Atisa, si Oppo, parang sila yung pag tinitignan mo, ay sure win to. Yung mga ganon. So ayun, katulad nga din ni Oppo, si Atisa Manalo, nararamdaman ko din na sure win siya dito sa Miss Cosmo. Doon sa mga paghahanda at sa mga bawat nakikita natin eksena ni Atisa, talagang grabe na yung determinasyon. At take note, kinakatakutan na si Atisa Manalo dito ng mga kandidata sa Miss Cosmo. Kaya pinaghahandaan din nila si Atisa. So tingnan natin, so kung mauuwi nga ba ni Atisa Manalo ang corona. But for now, masasabi ko, amoy corona din si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. So yun, kaya naman excited tayong lahat para sa laban niya sa Miss Cosmo, diba? So yun, lalo na ngayon, diba? Pa ano na siya ng evening gown at si Mac Tumang ang gagawa ng gown niya. Plus, nandoon na talagang
nakikita mo yung determination niya. Ay, shock, amoy corona na to. And then, ganun din naman si Miss Thailand sa Miss Universe. So, nangangamoy corona sila. Iba talaga pag maganda talaga yung beauty mo eh, no? Parang mas malakas yung kumpiyansa ng bansa na talagang, eto na yon, amin ang corona. So, yon. So, tingnan natin kung may uuwi nga ba ni Ate sa Manalo ang corona at si Thailand nga ba makakapag-uwi ng corona sa Miss Universe. Ayan yung abangan natin. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo nangangamoy corona nga ba sila? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.